Guys, Lam Ang Kate is vlogging again. And ngayon ay nagbabalik na kami mga Lam Ang. Papalabas ng SB2. So ngayon, pupunta kami mag-trio sa SB1. Tingnan lang natin, guys. Andito nga pala kami sa SB2. Mag-ano nga ako sa ano eh, sa ito dito? Sa convention. Magbablog din ako sa convention center. Which means, doon yung moving up namin. Hindi ko alam kung sa Malabon ba yun, yung convention na yun. Kasi, may nagsabi nga, diba, regardless sa kanina na sa Malabon daw yung convention. Tingnan natin yung dinanas ito. And guys, do you know the definition of sinigang? The definition of sinigang is what do we call in long term na maasim na ulam. What do we think by maasim na ulam? Eh, sinigang nga yun, ano ba? Ginawa nga siyang ulam, definitely eh. Kasi nga diba, may request definition nga na sinasabi dito na yung sinigang nga ay isa siyang parte ng sikat na pagkain dito sa Pinas. Kaya nga kung totoo sasabihin nyo lang, may dalawa kasi tayong alam na sikat na mga pagkain dito sa Pinas. Regardless sa adobo, sinigang, ayan ang pangalawa.
sikat na yung sinigang dito eh. By the way guys, baka nga ang dilim ng term ng vlog ko kasi nga diba maaraw nga dito. And what do we think? Ay, may gravitational definitions pa dito. I know guys, one time na nag-ano ako, na nag-vlog ako, nasa danger zone ako. Pero wala eh. At tsaka teka. Nirap-nirap tayo sa pag-aaral dito kahapon na. Ito yung huwi na pala. Umalat. Balik ba sa pag-ahanap? Balik sa pag-ahanap. Ay, budot! Ay, wow! Guys, baka makapirate ako. Sige, dito ko muna ipopost yung video. Goodbye. Guys, punyeta naman yung ano na yan, yung budots na yan. Kapag ako nakapirate, buwisit ka, magigigil ako sa'yo, tang ina ka. Hanapin pa namin dito guys yung ano, sa panaming tama. Ayan, tanyo na, baka nga magkwadro pa kami. Wala dito. Tanya guys, so ang unti na lang. Kanina, dami pa niya, nung first ano ko pa lang, first vlog ko pa lang. Kasi nga diba, dito. Eto na kasi guys, malapit na ako sa last vlog. Which means yung vlog number 85 na yung magiging last vlog ko for today's grade 10. Ayan. Kaya may kita niyo naman, vlog number 84 na. Kasi nga diba, last vlog ko na bukas. And what do we call here? 1, 2, 3. Last Thursday. Yan. Last Thursday na tayo. Kaya, let's spend some time na makavlog lang dito. Yan. Let's spend some time na makavlog lang dito. Basta guys, all I can say is kung magvlog ako dito, may definition rin din kasi sa akin sinasabi that vlogging is the long term of video vlog. It's the long term for. For pala ha. For. Baka nga may magkamalian pa dyan. Long term for video vlog. Kasi nga diba, ang vlog kasi may definition siya na wherein yung vlogging content mo ay nasa video na. Yan. Nasa video na siya. Wherein ako, ginagawa ko to ngayon kasi nga diba, naggawa ako ng last Thursday vlog ngayon and bukas, last Friday and in convention. Oh, teka. And what's up in there? Guys, kikwento na naman ako sa inyo mamaya. Kasi guys, may tinumpak na naman ako na joke. Diba nga yung sinasabi kong sinigang na hotdog, adobong kangkong. Ayan yung dalawa sa sikat na pagkain na wherein inaasahan ng mga karamihan. Ginagawa pa nga katawa-tawa eh, para lang mabigyan ng definition yung kanilang mga patawa effectums. Ayan. So, yung patawa effectums din, baka nga hindi yan magtatapos. Eh di wag lang nila patapos eh, kung hindi lang yan matatapos. Eh at least nga, naka-joke pa sila eh. And kung sasabihin nyo lang guys, kabisado ko pa rin yung ano, yung 5S. Which is, yun nga, ano ka to? Sairi. Seiton, Seiso, Seiketsu, tsaka yung Shitsuke. Yun yung 5S. 5S? In Japanese term. Diba? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Ayan nga Japanese terms ng 5S. Japanese term ha. Baka nga sabihin nyo, di nyo pa maintindihan yan. I-translate nyo yan, mga bobo kayo. Kung hindi nyo ta-translate yan, bahala kayo sa buhay nyo. Kayo na mag-adjust sa mga gusto nyo. Basta guys, ito lang ah. May tinatawag kasi tayong definition of standard wherein may makakagawa tayo ng good example.
Saan kaya nagpunta yun, guys? Yung ano, yung isa pa namin, si Aldri. Kaya pa nagpunta yun. Buti nga, guys, doon sa school, gabi na ako nagbablog. Di na ako nagbablog ng break time kasi nga, di ba, baka mga mahuli ako. Nung nandun pa ako sa school na ito. Pero dito kasi sa Brook 2, eh, nung lalabas ako ng SB2, hanggang ngayon, dito pa ako sa SB2. Ayan. Hindi ako nahuhuli ng mga SWC campaigns na minsan nga pagtatangkan pa akong isumbong eh. At saka guys, alam nyo ba sa mga LGBTQIA members dito, ito lang ang definition ko sa inyo. Ito lang ang definition or wherein may sasabihin ako sa inyo. Sa mga LGBTQIA members, ito lang ang rest assured sa inyo. Sa inyo kasi, mga LGBTQIA, nagkakaiba kayo ng sex batay sa kalagayan ninyo. Sa kalagayan ng maturity ninyo. Pero, ako kasi, naglalagay ako ng mga kaganapan sa, let's just say 1, 2, 3, kaganapan sa SB2, kaganapan sa school, kaganapan sa SB1, kaganapan sa chera, mga ganun, ganun ang ginagawa kong kaganapan. At least na guys, grade 10 na yung vlogger nyo ngayon eh. Dating grade 9 na vlogger na ngayon grade 10. Magmo-moving up din. Moving up na nga kami. Kaya nga, kinonsider ko na siya as last Thursday vlog. Kasi nga, di ba bukas pupunta na kami ng convention center. Doon ako magko-convention vlog. Sandali lang guys. Mukhang alam ko yung area dito ha. Parang ayoko pa dito. Alam ko kasi yung area dito eh. Kaya guys, all I can remember is what work in the past, meron din kaganapan niya. Meron din yung definition, meron din yung patawai victims. Marami pa yan eh. What work in the past will be blank. Tapos, ang dami niyong pwedeng ilagay dyan. So, technically, seeing you guys. Baka nga sa school pa kami magpunta. Bye-bye. Okay, guys. Back. Ala, ang unti na lang ng space ko. Eh, tanginan mo. Ang unti na lang ng space ko, guys. Baka mamaya, di kayanin eh. So, as we can see, ayan na lumamig na. Lumamig na dito. And by the way guys, may hawak akong papel kasi magmo-moving up na kami to. Ito yung tsura. Ayan na yung tsura ng papel na hawak ko ngayon kasi magmo-moving up na kami. Ongoing na guys yung pag-ano ko ng, ano, ng mga ports ko. Ay! Ongoing na guys pag ano ko ng mga ports kasi nga diba wonder if mag-moving up ako tsaka bigla lang nawala yun. Yung ports ba na ilalagay dito? Ilalagay dito. Kasi one kasi per parent tapos one per student. Ganon. Tsaka kailangan hindi namin wawalain yun. Kasi kapag nawala namin yan, edi paano kami mabibigyan na bago? Eh hindi yun libre. Hindi yun libreng patama lang sa amin. Kami kasi mga lamang students, hindi namin pinapatama yung mga ports namin para lang walain, mga ganyan, para lang sirain, parang ganun. Basta ang gawin lang namin ingatan at iuwi muna, tapos bukas gagamitin. Ganun. Tsaka wala naman kasi sinasabing stance of free time. Na we're into place. We're into place na paglaruan. Hindi naman kasi dapat pinaglalaruan yung ganun eh.
Yung kinakabit ba dito sa parent at sa student? Dito. Diyan kinakabit. Yan. Mga bukas makita nyo ako nagba-vlog, may ganun na eh. Kasi nga diba, way into my vlog, hindi ko naman expect akalain na ganito pala. Ah, by the way guys, in terms of, ay, nandito na kami sa tsera. Wow na wow si Palma guys, ah. And by the way, guys, yung mga sumali sa vlog ko kanina, mga taga-ibang section yan. Hindi ko alam kung saan section yan. Mag-comment lang kayo down below dyan sa may comment section kung saan bang section kayo. Yung sa mga sumali sa vlog ko kanina. Kami-kami kasi ito, mga lamang, mga nandito. Eh, trio pa nga kaming lamang dito eh. Ayan. And as long as we've been expecting around, ICT kami, ICT student kami. Kaya di ko alam kung saan kami patutunguhan nito. Eh, baka nga may magkagulo pa nga eh. Ayan guys. And one more thing, as of today, ang dami daw with honors sa, ano, sa, ito dito? Sa... Teka, saan ba section yun? Isa na dyan yung ano, yung kudaman, tsaka ano to? Tsaka bidasari, ganun. Ay, di! Umadap nun yata. Marami. Umadap nun tsaka kudaman. Tsaka, meron pa eh. Meron pang mga ano, mga maraming honors dun na mga estudyante. Hindi ko nga alam kung ano pa yung iba pang mga sections doon. Basta mamaya-maya, baka nga mabilang ko pa. Ay, nako, isa-isahin ko pa, ma-stress pang utak ko doon. Kaya nga hindi ko na ipagbabasayan yung ano, yung mga standards ko. Ayan guys, naka-headset mic ako. Kasi nga 'di ba, baka nga hindi pa ako makapag-tiis dito sa mga leching sasakyan na 'to. Ah, guys, basa pa rin oh. Oh, basa pa rin dun. Sa itaas. Ayan, basa pa rin dun. Ayan. Basa pa rin dun. Kaya nga kung sasabihin ko lang, aray ko mga putang ina kayo. Hindi nyo tigilan yung motor nyo. Hindi nyo i-adjust yung tunog nyo. Parang nga siyang lawa guys eh. Yung lawa ba na pinagdiriwang lawa ng... Let's just say 1, 2, 3 Dirty Lake. Ayan, Dirty Lake. Sara na, sigurado kayo na, sara na. Sara na yun. Sige, subukan mo lang. Subukan niya lang guys na habulin. Baka nga gulat siya makita. Sara na pala. Sana nga bukas pa yun. Sa totoo lang. Kasi nga 'di ba, kusa totoo lang kasi galing kasi sa prison yung ano ko. Galing kasi sa prisoner yung ano, yung paalala niya sa akin. Galing kasi sa prisoner yun, paalala niya sa akin. Well, which means pinaalala niya nga sa akin. Kasi nga 'di ba, wherein to contain one last standing na nasa kulungan siya. Dati. 'Di ba nga dati hindi niyo siya nakita na nasa camera ko kasi wala pala siya dito. Yan. Nanyo siya ngayon at balik, tsaka kung mapapansin nyo may pagbabago rin sa kanya. Pero nung first day pa yata ito nag-return yung ganun yung pagbabago niya eh. Kasi dati ata nung grade 9 hindi siya ganun. Pero ngayong first day daw ng grade 10 bigla daw nagbago yung kanyang anyo. Ayan. Also guys, direkta ang istorya to para sa inyo. Sa mga nakikita ko kasi nakikita ko na nagpatihulog sa tulay para lang umakyat sa creek. Eto, wag na wag niyong gagawin yan. Alam niyo bakit? Kasi paano kayo makakakyat niyan? Eh delikado nga masyado sa tulay and dumi-dumi nga ng tubig doon. Delikado masyado dun. Hindi safe ang tubig sa tulay. Tatandaan nyo yan lagi, ha? Hindi safe ang tubig sa tulay. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga tubig sa tulay na yan ay parang ginawa lang nilang standards yan para lang makaligo yung mga bata doon. Ayan ba yung ginagawa nilang standards?
Parang ganun. Yung tipon yung mapapamanipulate lang yung mga bata dyan. I'd really seek disappointment to that. Kaya kung mapapansin nyo, yung tulay na yan ay hindi safe. Yan. Hindi safe ang tulay dyan. Ah. Hindi safe ang tubig sa tulay. Lagi nyo yan tatandaan. Kasi nga, diba, kahit mahulog ka pa sa tulay, kahit mag-dodge ka sa tubig, kahit mag-land ka sa tubig, hindi pa rin safe yun. Lalo na dito babanda sa tsera na ang dumi pa ng tubig. Ang dumi pa ng tubig. Basta lagi nyo yan tatandaan, guys. Hindi lagi lahat ng tulay ay safe. Kasi sa karamihan sa tulay, karamihan sa tulay. Dahil na tumawid po si Dustin. Karamihan sa tulay, guys. Karamihan sa tulay, may mga marurungis na tubig. Kaya kung expect nyong pansinin yung tulay na yan. Oh wait, tatawid kami. Okay, let's just focus on 3, 2, 1. Ayan na, guys. Tapos na kami tumawid. Kaya kung mapapansin nyo, expectances lang to sa mga naliligo dyan sa tubig sa tulay. Expectances ko to sa inyo. Dati kasi, marami akong nakikitang ganyan na naliligo sa tulay. Pero wala naman silang safe equipments. Wala silang safe equipments. Para sa ganun ay makaligo sila na mas sobrang maayos sa tulay. Wala silang safe equipment. Kaya kung mapapansin nyo lang, mga kids, mga bata, wag na wag kayong magsiswimming sa tulay, lalo na kung iyon ay marumi. Pero kung gusto nyo mag-swimming sa tulay, pwede naman. Kaso nga lang, be sure na makikita nyo malinis yung tulay na yan. Yung tulay na yan, o yung tubig ba mismo na pinagliligoan nyo sa tulay na yun. Basta ito, guys, ha. Expectances number 3. Ayan. Expectances number 2 ko yung pagligo ng mga bata sa tulay. Expectances number 1 ko yung gagraduate na ako, yung moving up ko. Kasi first time ko lang gagraduate. Ngayong high school. Kasi nga, diba, what do we call here? Kasi nga, diba, hindi ako naka-move on sa graduation nung elementary ako. Diba nga nag-pandemic, kaya hindi ako naka-move on sa graduation noon. Kaya ngayon, ito na ako, gagraduate na ng junior high school and road to senior high school na ako. By the way, guys, iuulit ko yung vlog ko. Vlog number 1, senior high school mode. Ayan, technically, makikita nyo na yung vlog ko doon na nasa ibang school na ako. Hindi na ako taga Glove Gens. Hindi na ako taga Glove Gens, guys, kapag ganun. Kasi nga, diba, road to senior high na ako. Eh, mawawala na rin ako dun sa junior high school. And we're done and safe. Pero hindi lang safe, dahil, diba, ang daming research doon. Teka, guys, nasa likod si Dustin. Nasa likod siya. But kasi masyado siya malayo. Eh, kami ni Panman, nandito kami. Pero one line away ako sa kanya. Kasi nga, diba, nandito. Masyado kasi kaming mabili. Pero expectances lang to, guys, ha. Sa mga mabibilis maglakad dyan, go! Motivational mode ang lagi nyong ginagawa. Kaya kung motivational mode ang lagi nyong ginagawa, go! Mag-move on kayo. Mag-move forward kayo. Kasi nga, diba, sa mga mabibilis maglakad dyan, kagaya namin ni Palma, ay makaka-motivate rin din kayo hanggang sa kahuli-hulihan nyo. Minsan kasi, ganun kasi kami, mga mabibilis maglakad. Kaya nga, hindi namin nahihintay yung mga kaibigan namin. Kaya nga, kung mapapansin nyo, kapag naglakad ako ng mabilis, eto, nakamotivate. Parang minsan pa nga, exercise or some like what. Dito na pala siya. Bagal mo. Alam. Babagalita. We'll be right back.
Ay! Pag napasayan sa Malagot. Sana kayanin pa ni Damole makapasok at makalabas ulit. Kasi nga diba parang may nakalimutan yata siya dun. And eto guys, pinaka-importanteng impormasyon ko sa inyo. Number one, kapag graduate kayo, huwag kayong magugulo. Huwag kayong magulo dun. Number two, huwag kayong magulo dun ha. Kasi kapag magulo kayo dun, eh lalo kayong mapapagalitan. O diba, ayan ang expectances number one sa mga gumagraduate. Na minsan, ang gulo nila, tapos yan, napagalitan, na-crowded ang graduation nila. O kaya, diba, natigil ang graduation nila. Number two, Number two, huwag kayo basta-basta magpapakatanga kapag nandun na kayo sa lining ng graduation. Kasi nga diba dun sa inyo bibigay yung diploma, yung nasa loob na diploma, yung good moral, yung card, at ano pa yung isa dun? Yan, good moral, yung report card, tsaka yung what do we mean by this? Birth certificate ata yun. Ayun. And number three, the most important rule, wag na wag kayo basta-basta nakatayo parate. Kailangan move forward, wag kayong aantukin. Kasi graduation yan, napaka-importante yan. Ayan ang ruling ko sa inyo, kahit na dyan sa mga junior high students at senior high students. Ayan ang ruling ko sa inyo. Kahit nga mas bata ako sa inyo, kaya ko pa rin magbigay ng ruling eh. Pero kung tutuusin nga lang, ay kailangan niya talaga magdoble ingat, lalo na kung may ganap kayong papupuntahan, especially yung graduation. Ayan ang reminder, pinaka-reminder ko sa inyo. So technically guys, I'm seeing you into my moving up. Our moving up na bukas ulit. Bye-bye! Bye-bye! Halata yan. Ito. Tapos ako.